guys, it's me, Carm, and welcome back for another Boodle Find. So, ito na nga, may mga bago na naman tayong isha-share na gamit dito sa ating kitchen. At kung member kayo ng Team Kahoy, para sa inyo din itong video na ito. So, sabi ko nga before na hindi talaga ako maka-Team Kahoy kasi yung mga binili namin before na gamit, either nangingitim siya or inaabag. But I realized na okay din naman pala sila basta maaalagaan at hindi mababasa. Katulad ng binili namin tissue holder, mug holder, at saka yung cable organizer namin na may wooden din sa ibabaw. Okay pa naman sila ngayon. Looking good pa naman sila. So, let's get started guys. Huwag na natin patagalin. So, lahat ng product link, shop link, ilalagay ko sila sa description box below. So, proceed muna tayo sa ating mga Team Kahoy find. So, yung first item natin ay itong wooden bamboo serving tray. Ayan. So, madaming purpose to sa buhay guys. So, pwede siya ang pang serve or patungan ng pagkain sa kwarto kung nasa man tayong part ng bahay. At pwede rin siyang patungan ng mga pang display like patungan ng candle, ng flower vase sa gitna ng dining table or sa console table. Pero ako, ginagawa ko siya patungan dito sa aming kitchen counter. So much sila na ang aming mug holder ko. Then nakapatong dito yung mga coffee essentials ni daddy like yung coffee, sugar, cream para sama-sama sila dito. So maganda naman yung quality niya guys. Pulido naman yung pagkakagawa. And may iba't ibang sizes din to. So, I think medium size ata to. O tea tray pala yung tawag dito kasi ito yung ginagamit daw kapag nasa-serve ka ng tea sa mga bisita. So, yung next item naman natin guys, walaan nyo kung ano to. Yeah, so this is a bamboo steamer rack. And wala lang, natuwa lang ako dito guys kasi bagay siya dun sa aming mga ibang wooden finds dito sa kitchen. Ano siya, parang siyang pot holder na ganito. Ito yung gamit namin kasi pot holder dito sa bahay. Maganda tong pot holder na to. Ang tagal na dito sa amin, mag-aapat na taon na to. Ang material nito is I think silicone, parang yung rubber. Ganyan. And super simple lang ng design. So ito naman, pag binili mo siya, ganito, papatungin mo lang siyang ganyan. Then dito mo na ipapatong yung mainit mong kaldero para hindi direct sa lamesa. Pwede rin patungan mo both sides. Pwede rin itong steamer rack. Ipatong nyo lang to sa loob ng kalderong may tubig. Tapos ipatong nyo sa ibabaw yung plate na may food para uminit. So yun nga lang guys, kapag ginamit ko to as a steamer, so mababasa siya. May tendency siyang mangitim or amagin pagtagal. So may butas naman siya. Yan, kapag hindi mo siya ginagamit, pwede mo siyang isabit somewhere. Kuha lang to guys, wala pa ata itong 100 pesos. So, yung next item naman natin guys is this wine glass rack. Ito siya. And super nagustuhan namin ito ni daddy kasi wala kaming lagayan ng wine glass dito sa aming bahay. Hindi namin alam po paano yung organize. Nakalagay lang siya sa loob ng cabinet. And super perfect ito kasi, ayan, maganda siyang holder ng wine glass. Plus, may space siya dito sa gitna na lagayan naman ng wine. So, I think standard naman yung size niya. Most of the wines, kasha naman dito sa gitna. Maganda pati yung quality, guys. Makinis siya. May non-slip or stopper din siya sa ilalim para hindi dudula sa lamesa. Fit na dito ang 6 wine glasses basta payat yung neck ng glass. Secured naman guys yung glass kapag nakasabit siya dito kasi parang nakalock siya sa holder so hindi siya matatanggal hanggat hindi mo aangatin yung wine glass. So perfect din to ilabas guys kapag may pa-wine session kayo sa mga bisita. Ayan, tapos mag-partner kayo ng charcuterie dito. I-serve nyo siya dito. Ayan mo, cute. Match na match sila. O diba, pack na pack. Fit din siya sa loob ng cabinet kaya pag hindi na ginagamit, nandiyan lang siya sa loob ng cabinet. Next item naman natin guys, ay hindi siya organizer but super helpful nito kahit sa part ng bahay nyo pwedeng gamitin. So ito yung ating Asahi electric fan na wooden design. So lakas talaga makabudol ng electric fan na to. And totoo medyo pricey nga talaga siya compare sa mga traditional design na electric fan. But totoo maganda nga siya. So may isa pang color to guys, aside sa white and wood. Yung isang combination niya is black and wood naman kung halimbawa modern industrial theme ng bahay niyo. So bagay din siya dito sa theme ng bahay namin. Pero sabi ko yung white na lang yung pipiliin para mas light. Sa performance niya, malakas naman yung kanyang hangin. Siguro dahil maliit lang yung space namin dito sa bahay. And ang signal level nito ay hanggang signal number 3. Pero most of the time, ang ginagamit lang namin dito is hanggang signal number 2. So before kasi, diba, naka-tower fan kami dito sa bahay, gawa ni Sian. Kasi itong tower fan talaga yung safe sa mga bata dahil hindi kasya yung mga daliri nila dito. But ang disadvantage talaga ng tower fan ay mahina talaga yung hangin niya. And since si Sian ay malaki na naman ngayon, so napagsasabi
nabutihan na siya, na huwag lagay niyo electric fan, kaya bumili na kami ng bagong electric fan, lalo na ngayon kasi sobrang init ng panahon. And don't chill ko naman, parang hindi din naman kasya yung daliri ng bata. But if talaga nag-worry kayo, like halimbawa sobrang liit pa ni baby, mga 1-year-old ganyan, meron si Asahi na version na safe talaga for babies and toddlers. Ayan, yun dapat talaga yung bibilhin namin, kaso walang stock, kaya itong model na ito yung nabili namin. So, ilalagay ko na lang din sa description box yung isang version nila ng electric fan na safe for babies and toddlers. So, yung next item naman natin, guys. I'm so excited to share to you our new draining rock. Ito siya, guys. So pretty. Ayan. Bago na. So, gagraduate na yung ating lumang draining rock. Tumagal din yun, guys, ng isang taon. And take note, hindi pa siya sira. At hindi siya kinalawang, guys. So, ang dami nagtatanong at nahingi ng update kung kinakalawang ba siya. So, guys, hindi siya kinalawang. So, legit na stainless talaga siya. So, ang naging problem lang namin dito is nagkakaroon siya ng stain na parang puti-puti. So, cause daw ito nung quality ng tubig dito sa area namin. So, at least itong bagong kitchen draining rack namin is color white siya. So, sana hindi siya masyadong halata kung magkaroon man siya ng stain or alaga na lang namin talaga sa linis siguro. So, ang ganda nito, guys. So, ayan, no, pasok na pasok siya sa Team Kahoy Finds. Ta-da! So, wood yung sa may handle niya, tapos yung cutlery holder niya, meron din kasama. So, ang nagustuhan ko talaga sa ganitong style, yung may drain tray or yung nagpo-flow yung tubig papuntang sink para hindi naiipon yung tubig sa loob ng tray. So, maganda yung quality niya, guys. Mas bigger siya compared sa ginagamit namin before. Ito medyo mas mataas siya ng konti at saka mas malaki yung capacity niya. At pati yung cutlery holder yan, mas malaki din siya. So, madaming mailalagay na kutsara at tinidor dito. And hopefully, sana tumagal din siya ng isang taon. So, next item naman natin is a table cover. And maganda to, guys. So, nabudol ako nito sa Homebodies. Kasi di ba nagpalit kami ng dining set. So, kailangan namin siyang lagyan ng cover. And initially, naisip talaga namin ay salamin yung ilalagay. Kaso medyo natatakot kami dahil baka mabasag kasi may bata kami dito sa bahay. So ito, nakita ko itong PVC cover and okay naman siya. So parang salamin na din yung quality niya. And makapal naman yung pagka-plastic niya at hindi din siya madulas sa table. Parang nag-i-stick talaga siya doon. So may iba't ibang sizes to na pwede kayong pamilian, like pang 4-seater, pang 2-seater, pang 6-seater. So yung binili ko is pang 4-seater. So yun, kung ayaw nyo maglagay ng salamin, so magandang alternative to. Yung next item naman natin is the Spice Rack Pull-Out Organizer. Ganito yung itsura niya, guys. And sobrang ganda nito. Super space saver to sa loob ng kitchen. So lagayin siya ng spices. Kasya dito yung mga McCormick. So hindi ko pa lang na-try yung ibang mga brand or ibang bottles. Ganyan. Pero sa McCormick, siguro kasya dito mga 6 to 7 spices. So ganito siya. So iahang mo siya sa loob ng cabinet. Ayan, tapos dito mo ilalagay yung mga spices. And meron din siyang adhesive dito pang support. Ayan, na ididikit mo din dun sa cabinet na paglalagyan mo or dun sa shelf. Para hindi masyado mauga kapag binubuksan mo yung mismong drawer niya. Meron din naman siyang support sa likod so hindi malalaglag yung mga spices. Easy access din siya kapag nakahang siya dito sa cabinet niyo habang nagluluto kayo. Tapos may kailangan kayong kunin. So ipu-pull out niyo lang yung drawer. Tapos pwede niyo nang kunin yung spices na kailangan niyo. So hindi na siya mag-take up ng space pa sa loob ng cabinet. At kung kulang naman, so halimbawa madami talaga kayong spices dahil mahilig kayo magluto, pwede naman kayo bumili ng isa pa, dalawa, tatlo, yan. Kahit hindi siya sa labas, kahit sa loob ng cabinet, pwede siya. So yung next naman natin ay mga liquid bottle dispenser. Ito siya, guys. Yan. So lagayan siya ng mga toyo, pati suka, oil. And hindi to sa amin, guys. Sinirap po lang to sa mother ko. Kasi meron pa kami ginagamit dito before. Na-share ko na din siya sa mga previous vlogs ko. Yun yung parang black and silver yung takip noon. And okay pa naman siya ngayon. Yun sana yung pinapabili din ni mother. Pero sabi ko sa kanya, may nakita ko mas maganda version ng bottle dispenser. Kaya ito yung binili ko sa kanya. And hindi din naman nagkakalayo yung price niya. Parang 106 pesos kasi yung ganito. And maganda siya, guys. Ayun. Sabi ko, pag nasira na yung ginagamit namin, ito din yung ipapalit ko. So, same function naman siya. Ayan. Ganda din yung opening niya. At saka pag-close, parang snap type. And ang maganda dito, guys, walang kinakalawang na part kasi ito, buong plastic yung material niya. Tapos ito, glass. Ayan. So, hindi pa rin naman kinakalawang yung ginagamit namin ngayon. But, just in case nakalawangin siya, so ito yung ipapalit namin. So ito, 500 ml yung capacity niya and bagay din naman siya sa mga wooden finds yan. Bagay din siya sa Team Kahoy kasi parang flesh yung kanyang cover dito. At syempre, kung meron kayong bottle dispenser, meron din siyang kapartner na seasoning spoon jar. So yan, ganito yung itsura niya, guys. At syempre, hindi ganito sa amin, kina-mother din to.
Yan, kasi may ginagamit pa kaming ganito eh. So just in case masira, ito din yung ipapalit namin kasi maganda din yung quality nito, guys. Wala din siyang part na kinakalawang kasi plastic din siya. So lagyan siya ng mga paminta, bitchin, asin, and meron siyang pang scoop sa loob. Yan. So meron siyang spoon na kasama din. And maganda yung quality nito. 300 ml na yung capacity niya. So madami-dami ka nang mailalagay na seasoning dito. So super much talaga sila nitong bottle dispenser. And sa loob, meron din siyang rubber para mas airtight at hindi papasukin ng mga insekto. Yung next item natin ay itong moisture proof mat. Ganito siya. And panlagay siya sa cabinet. Yan. Sa loob ng cabinet, drawer cabinet, sa kitchen cabinet, o kaya sa shoe cabinet, pwede rin siyang ilagay. So, ganito yung itsura niya, guys. Kasi di ba pag nagpapatong tayo directly dun sa ating cabinet, minsan bumabakat yung item or nagdudumi yung pinagpapatungan natin. Lalo na kapag shoe cabinet, di ba? Para hindi din mahirap linisin, lalo na sa loob ng kitchen cabinet, di ba? Kapag may mga nakapatong dyan, tapos biglang may natapon or nabubong liquid, tapos kahoy yung material ng cabinet natin. At least ito, kapag nakapatong sila dito, pwede mo itong tanggalin, tapos hugasan mo na lang. Anti-slip din siya, kaya safe magpatong ng items. So, may pa-texture siyang ganito. So, maganda din siyang patungan ng damit sa loob ng drawer. At may iba't ibang sizes din tong available, guys. Ayan. Pwede mo siyang i-cut based dun sa size ng cabinet nyo. So, mura lang din to, guys. Wala pa ata itong 100 pesos. Depende sa size na pipiliin nyo pala. So, there you have it, guys. I'll put all the links in the description box below. And sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today. For more Boodle Finds items, don't forget to subscribe to my channel and click nyo na din yung notification bell button to get you notified kapag may mga bago akong uploads like this. Follow nyo din ako, guys, sa aking social media account. Meron ko akong Instagram, Facebook, at saka TikTok. Kaya sa TikTok, nag-vlog po ko and nag-review din po ako ng mga items at Mommy Farm PH. So, that's all for today, guys. Thank you for watching. See you in our next video. Bye!